pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko nung ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Puyko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang saging na lakatan. Magandang negosyo ba ito? Paano ang tamang pamamahala sa banana farm? Lahat ng yan sa aming pagbabalik. Ito po ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, makakasama ko po ay galing pa ng Hermosa, Bataan. Siya po ang owner ng Kristen's Banana Farm. Kasama po natin si Sir Edwin Rontillo. Hello po. Hello po. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng show na Agri Tayo Dyan. Yes, sir. Sir, simulan natin itong tanungan natin. Ang inyong tinatanim ay lakatan. At opo, ang inyong location ay Bataan. Kasi karaniwan nadidinig natin, pag lakatan, Davao yan. Mindanao area. Pero sa inyong Bataan, paano ito nangyari, sir? Sinubukan ko kasi ito at naglakas loob ako noong 2018. Sabi ko nga, parehong weather pattern lang naman dito ng isang bansa, Pilipinas. Mm. I mean, kung nabubuhay doon sa Mindanao, bakit hindi mabubuhay dito sa Luzon? So, tinry ko na mamili ng cultured tissue. At nag-nursery kami rito sa Luzon at nag-transplant kami, tinignan namin. Ayun, at tumubo naman at napabunga namin dito sa Luzon. Yan po ang simula niyang Kristen's Banana Farm. Hmm. Sir, mga gano'ng kadaming tissue culture yung sinimula niyo? Bali, ilang lakatan ang una niyo tinanim? Nung pong una namin try, nagsimula po kami sa 5,000 piraso, 5,000 puno. 5,000 puno po. Oh. Tapos po, from 5,000, nag-expand na ba kayo? Oho. Nagkaroon po kami ng expansion right after nung bagyong Ulysses. Kasi tinamaan kami ng bagyong Ulysses. Then instead na, yung alam mo yung ugaling, instead na gumibap, mas naging positibo yung outlook ko dito sa tinayo kong plantation. So right after nung bumagyo ng Ulysses, nag-expand kami. So ngayon, umabot na kami sa siguro more than 20,000 puno na ang meron kami. Times 4? Oo, dito sa Bataan. Opo. And actually at this point in time, meron kaming expansion na ginagawa ngayon at nakuha namin ito nasa around. Pero hindi naman immediately tataniman namin, kundi unti-unti namin bubunuin itong 40 hectares dito sa Bataan. Ang tanong ko, marami bang nagtatanim ng lakatan dyan sa Bataan? Dito po sa Bataan, sa pagkakaalam ko po, wala pa. Sa ngayon, wala pa po yung marami as in plantation na kagaya ko. Mm-hmm. Ngayon po, meron din, kasi meron na mga namimili ng seedling sa akin eh. Yung gusto nilang itry din. Na-encourage din sila ngayon na namimili sila ng mga followers or seedlings. Pero yung siguro mga isa-isandaan, mga ganon. Minsan, siguro pang backyard lang nila. Pero okay. Yung pong malaking ganito na plantation dito sa amin sa Bataan, eh, siguro kami pa lang po. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero hindi po ako sure doon na malay ko kung meron din po sa ibang area kasi malaki rin naman po itong Bataan. Yung Bataan, yes. Okay. Pero as I can see sa market, kami pa lang po yung saging pa lang po namin yung lumalaban sa market dito sa saging galing ng Davao. Mm. Mm. Ayun, ang tanong ko sir, kasi sabi mo, bihira.
kung hindi ka man nag-iisa, eh bihira yung meron dyan na tubigan. Ang tanong ko, ano ba yung required na location, lupa, at pag-aalaga para sa saging? Bakit hindi, parang mas majority talaga is nasa Davao at kayo bihira dyan? Unang-una po kasi rito, ang kinukonsider namin is yung madalas na pasok ng bagyo rito sa Luzon. Kaya wala hong gaano naglalakas ng loob na magtanim ng or mag-invest dito sa Lakatan. Unang-una kasi hindi siya birong alagaan, hindi siya ganun kadaling alagaan. Kasi from day one na tinanim mo siya, kailangan na talaga ng pursigidong pag-aalaga sa kanya. So ako para mas makabalik doon sa ayun sinasabi nating return on investment, ang ginawa ko kasi is kumuha ako ng mga expert sa Davao. So meron akong technician na naka field in sa aking plantation dito sa from Davao din na nirelocate ko siya rito sa Luzon dito sa plantation namin. Siguro ako yun ang isa sa mga susi ko kung bakit nagtagumpay kami ngayon at nakakapag-market na kami. Nakaka-contribute na kami sa market dito sa nearby market namin like dito sa Olongapo, Dinalupihan. Yeah, and the rest of the Bataan municipalities. Opo. Sir, sabi niyo dapat sa day one pa lang yung tamang pag-aalaga. So, pwede niyo ba kaming enlighten? Ano ba itong tamang pag-aalaga para dito sa ating Lakatan? Of course, una-una po namin ginagawa dito is yung aming ground preparation. Nililinis muna namin maigi yung aming pagtataniman. Tinitingnan namin kung meron mga hindrances like yung mga punong malalaki na pwedeng naming alisin pero with the appropriate permits po sa pagtatanggal ng mga puno. Siyempre, hindi naman basta-basta nagtatanggal ng puno. Then meron po kaming sinusunod na pattern sa size ng yung pagbutas niya. Meron po kaming sinusunod na tamang butas. At meron po kami mga nilalagay diyan na Puridan. Ginagamit muna namin ang Puridan. Then, konting abono, yung triple 14, nilalagay namin yan doon sa butas bago namin takpan at bago namin itanim yung pinaka-tissue. Opo. Bali, so, sir, patuling ko lang kayo. Maghuhukay muna tayo, tapos alagyan natin ang Puridan, saka ng abono, tapos ilang days bago natin ilagay yung tissue? Right after nung immediately pwede mo naman itanim doon. Ah, okay. Yun ito to prevent lang yung mga bugs sa ilalim ng lupa, yung anay, yung ganun. At para yung abono to support naman yung kasi 'di ba na uprooted siya na i-transplant mo siya. Kumbaga, i-relocate mo yung puno. So yung ugat niya para kaagad doon eh alam mo yon yung hindi siya magagang masaktan, mat-home ka agad siya at mabuhay ng maayos. Opo, parang makakuha agad siya ng nutrition galing sa abono. Sa abono. Then, nire-round with namin yan kasi mga stubborn itong mga damo na nakapaligid sa kanya. Mm-hmm. Lalo na kung dati siyang kugunan yung area mo, yung dating tunutubuan ng kugod. So, kailangan dyan talaga yung mga tao na we can say workers natin dyan, talagang binibisita nila yan almost daily, tinitignan kung mas mataas na ba yung damo kaysa rin sa puno ng saging, kailangan i-round with siya. Then after 10 days, another application na naman ulit ng abono para ma-sustain yung growth niya. Then may mga program po kami sinusunod galing dito sa aming technician. Opo. Ito bang Lakatan ni malakas din sa tubig, sa kailangan naka-elevate din ba siya? Meron po kasing tinataniman na elevated area, meron din pong lowland area na tinatawag. So, pagka elevated po yung area, definitely man kailangan po siya ng proper irrigation system, lalo na pagka ganitong super init. Nagkakaroon ng dehydration ng saging. Kasi alam naman natin na ang puno ng saging is almost, if I'm not mistaken, almost 95% is water-based. Tapos sir, so ganun po. Paano ang may spacing din ba kayo? Ano ang tama? Oo.
ang tamang spacing po namin na ang practice po ng spacing namin ngayon is 2x2x3. 2x2x3. Mhm. Oh, ang lakatan ba, hindi ba siya katulad ng saba na malaking ang ano? Ang so the stem, hindi po. Mas malaki po ng dihamak, siguro 3 times ang doble ng saba, yung pinakapuno po ng saba. I think mas malaki yun. Malaki po yun. Pero meron din some hills or yung ibang puno ng lakatan na pag natapat siya rin sa matabang lupa, alam niyo yun, tapos tama yung alaga niya, tapos sawa siya sa tubig, lumalaki rin po siya. Pero nagbibigay din po siya ng malaking buwig. Opo. Ayun, curious ako, bakit po lakatan yung napili nyo at hindi yung saba? Okay, I'll be very honest. Kasi nakita ko, kinag-aralan ko rin muna kasi yung market. So nakita ko sa market na ang reception ng, I mean, yung pagtanggap ng mga consumers sa lakatan is ganong kabilis. I mean, mas mabilis siya. Mabilis mas madaling ibenta. Oo, madali siyang ibenta. Tsaka masarap kainin. At any given time in a day, pwede mo kainin. Kahit kagigising mo, pwede mo siyang kainin. Hindi siya ganun ka, alam mo yon, hindi nakakasakit ng sikmura or what. Pero yun nga, sa tanong mo is, malaki ang kitaan, malaki ang kita sa lakad. So ito, katulad ko kanina, na-confuse ako dito sa lakatan. Ano ba itsura na to? Kasi kanina, na-confuse ako sa senyorita, latortan, lakatan, kasi ang daming klase ng saging, no? Yung saba, medyo, kasi ang saba, distinguish mo agad eh, mataba, tapos makapal yung balat. Pero itong senyorita, lakatan, saka latortan, medyo halos pare-pareho eh. Para dun sa mga kababayan natin, ano yung pinaka-distinct na description para dito sa ating lakatan? Okay, to avoid yung confusion yan, ma'am, mula senyorita, latundan, tsaka lakatan, is parang small, medium, large lang siya respectively. Ang sinabi po kasi senyorita is maliit, yung latundan naman, medyo medium size siya, lumaki ng konti dun sa senyorita. And ito pong lakatan, iba po siya, medyo mahaba po, pahaba po ang shape niya, tapos iba yung pagkadilaw niya. At pag binuksan po is orange pulp. Meron pong orange, meron pong white pulp. Or yellowish pulp. Yellowish, yes. Mm-hmm. Pero mostly po, yung lalong po yung galing Davao, orange pulp po sila. Opo. Ayun, balik na tayo dun sa pagtatanim. Gano'ng katagal, sir, galing sa taniman, tapos pa-harvest tayo? Gano'ng ilang buwan okay. Ang iniintay? Okay. Ang pinaka-least, kung tama lahat yung pag-process, yung sabihin na natin tama yung proseso ng pag-aalaga mo, lahat-lahat, namumunga siya ng 7 to 8 months. Namumuso ng 7 to 8 months. 7 to 8 months? Then hihintayin mo yung maturity period niya mula ron sa pagkatanggal. Kasi kami, meron kaming basic operations na sinusunod, dine-deflower namin yan, tinatanggalan ng pinaka-puso, yung pinaka-last na puso niya, tinatanggal yon. So ngayon, magmula ron sa week na yun, bibilang kami ng 13 weeks to get the right maturity ng saging. Nandun na po yung tamang size niya, tamang bigat, at tamang tamis. Tamang sarap ng saging. Ilang weeks ulit, sir? 13 po. 13 weeks. 1-3. Pero mind you, ma'am, mayroon kami mga customers na nagre-request ng i-reduce namin ng 11 to 12 weeks. Oo, para kasi hindi masyadong hinog. Tama ba? Nagpuputukan po yung balat minsan kasi lalo na yung mga nag-i-store sa bodega nila. For example, bibili ka ng 1,000 or 1 ton, hindi mo siya pwedeng hindi mo siya pwedeng i-store na matagal doon kung masyadong magulang. Tapos mahihinugan or magpuputok yung balat. Opo. Depende po kasi sa movement kung paano nilang na-i-retail sa market nila. Kung mabilis naman yung movement, so they can have it for 13 weeks. Sir, ito bang sabi mo kasi tinatanggalan nyo ng puso. Ito bang puso, pwede ba itong katulad ng sa saba, pwede ba itong mas gamit pang luto?
Good question po. Actually na-curious ako nung dumating ako galing abroad kasi it was just last June, last year, nung nag-settle ako dito sa Pinas. Inabutan ko na nga yung sagit namin, namumunga na. And one of my workers, lagi ko nakikita may dalang puso. Sabi ko, ano yan, saba? Hindi po. Sabi niya, ano po ito, puso ng lakatan. Nakakain ba? Na-curious ako. Tinanong ko yung technician ko. Nakakain ba to? Sabi nung technician ko, sir, sa amin po, kinakain din yan. Pero sabi nung isa naming worker, sabi niya is, nakakain naman po, medyo malapot nga lang yung sabaw, tsaka kakaiba siya doon sa puso ng saba. Oo. Mm. So, pero, pwede. Pwede siya kainin, pero hindi namin ina-advise na kainin, lalo na kung galing sa farm. Kasi nga ho, marami hong, alam niyo yung chemicals na pag na ini-spray namin to drive away the insects para ano, ma'am, baka kasi baka harmful na yan or tinamaan ng chemical yan or ganun. Lalo na kung bagong spray yung area, wag naman sana kuhanin or kainin during that period. Apo, sir, usually nabanggit mo yung mga insect. Anong mga insect ang tumatama sa kasakit na na-encounter nyo na para dito sa lakatan? Marami eh. Lalong unang-una po yung aphids. Yan po yung cause ng mga banshee tops namin na alam niyo yung pabunga na yung saging, minsan mababanshee top pa, nasasayang, almost a year mong hinintay, magkakasakit. So, yun po. Paano ang ano niyo? Yung mga langga. Meron po kaming scheduled ng pagging namin. Nagpapagging po kami like every 10 days or 15 days nag-exercise po kami ng pagi. Regular po 'yun. This is to maintain yung pagka-healthy ng dahon ng saging namin para ma-maintain din namin yung magandang bunga ng saging at magandang ani at the same time. Opo. So curious din ako. Sa inyo ba pina-practice niyo yung tatlong puno lang? Ang current practice po ngayon ng aking technician na si Ryan Francis Ramirez is meron po kaming one-on-one, 1:1. Ibig sabihin po, one yung mother tree and isang follower lang po mini-maintain namin. Oo, bali dalawang puno lang. Dalawang puno. Ngayon po, pwede namin i-practice yung tatlo kung talagang 100% sure kami na healthy lahat yung mga dahon namin doon. Mm-mm. At wala kaming inaalalang sakit. Alam niyo po yun, yung pagka-healthy naman pareho, pwede nyo i-maintain. Mm-mm. So pwede po rin naman kami mag-tatlo as you can say, said po, na pwede tatlo rin. Oo, kasi naisip ko, kung magtatatlo kayo, mas malaki yung makukuha nyo na ano, nakita. Na yield. Hindi naman po. Or mas din, malaki yung gastos. Mas malaki po yung gastos at wala pong guarantee na magbibigay po ng parehong laki yung dalawang puno dahil nag-aagwan po sa nutrients. Tsaka dun po sa fertilizer na ibibigay sa kanya. Mm-mm. Instead na siya lang yung kakain, may kaagaw po siya. So, mas nagtitiwala po kami rin sa practice namin ngayon na meron po kami one-on-one. At least yun eh, mas madali mo makikita. Tsaka yung ventilation. Isa pa yun. Kasi kung masyado siyang high density, nagtatamaan yung mga dahon, umahangin. So, alam nyo, madaling masira. Tsaka kung malagyan sila ng sakit, madali ho sila maghawa-hawa. Yan nga yung sasabihin ko, madaling magkahawaan kasi ang mga sakit. Pero sir, nag-ano ba kayo? Intercropping or saging-saging lang talaga? Meron po kaming area ngayon na talagang kinoconcentrate lang po namin sa saging. Hindi po namin talaga practice yung intercropping. Pero meron kaming area rin na naka-intercrop sa mga chokanan mango ko tsaka sa mga Thailand jackfruit and rambutan. Yung po kasi yung unang kinonceptualize ko, yung mga fruit-bearing trees muna doon sa lupang nabili ko. Yun nga ako, nag-try ako sa lakatan. So sayang po yung ibang space. Pero nginaanihan naman namin, wala naman po kami nakikitang
Maganda pa rin. Kanya lang, maganda pa rin. Kanya lang po, doon sa area ng mga manggahan, nakita namin na mas madali roon yung ano, yung mga kulisap. Kasi marami silang mas marami silang room to hide. Opo. Kaya mas okay po ngayon na i-concentrate lang sana namin dito sa ano lang, sa Lakatan. Lakatan. Aha. So paano niyo naman malalaman kung pwede nang sabi mo 11:13, pero kung halimbawa wala sa record mo na 11:13, physical lang, titingnan natin itong ating mga saging, paano natin malalaman na pwede na sila i-harvest? Okay, ang ginagawa po namin kasi dyan, ma'am, bago namin tanggalin yung puso, nilalagyan namin ng ribbon color coding. Okay. For example, this week, ang code namin this week is pink. So, itatag po namin lahat na makakat namin mga puso ron doon sa very end ng tawag dito yung buwig. Then niriribonan po namin yon. So naka-record na po yon. Meron po kaming database, naka-record po kami sa book ng technician ko yon. Then binibilangan namin yun ng 12 or 13 weeks to harvest. So for example, today, then count ka lang ng 12 or 13 weeks. Then makikita mo na. So all pink ribbon na naka-due is pwede mong harvestin kahit na hindi mo na siya tignan. Kasi nakabalot po sila ng polybag eh. Binabalot din po namin ng polybag to maintain yung kinis ng balat. Kasi for some reason, di natin maintindihan. Ang binibili ng customer natin is yung balat. Ewan po ba? Pag makinis ang balat yan, na imamarket ng maayos. May nakitang itim, ayaw na. Ayaw na. Ganun po ang nangyayari. So hindi rin naman po, it's not giving us any confusion dun sa paghihintay namin ng maturity period dahil nga po naka-properly tag siya naka-ano po sa aming database. Yes. Sir, naka-record sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, paano nyo ito ina-harvest? Apo. At saka yung market natin, kasi iniisip ko mas malaki yung advantage mo na ikaw ay nasa Luzon kesa yung mga taga-Mindanao. Kasi yung cost pa lang ng biyahe at saka yung mismong biyahe, stressful para sa ating mga saging eh. So pag-usapan mo natin. Hindi kaya nila ako galitan dyan. Sige po sir, ito po ang Andrea ko dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama ko pa rin po Sir Edwin at tuloy-tuloy po ang aming kwentuhan tungkol dito sa Lakatan. Kanina nga napag-usapan natin paano malalaman kung pwede nang i-harvest. Ngayon naman, pag-usapan natin paano po kayong mag-harvest ng inyong mga lakatan? Okay. Pagka nag-harvest po kami, ma'am, meron po kaming yung takdang araw. Like for example, sa amin po is every Friday. Doon lang po namin na ginagawa yung harvest namin every Friday. So ngayon, ang amin pong proseso ng pag-harvest is tinatanggalan muna po namin ito ng dahon doon sa mga cutter namin, yung mga magka-cut ng puno. Kailangan tanggalan muna nila ng dahon yung bawat puno na i-harvest nila to avoid na masira yung mga katabing follower or yung katabing ng sagings. Kasi nasabi nga ho natin, ang distance natin is 2 meters by 2 meters by 3 lang. So, hindi ho siya ganun kalayo. So, ngayon, kung meron tayong pinapalaking mga followers na inaasahan din nating maani in the next few months, maaari itong masira pag bagsak ng puno na hindi mo siya tinanggalan ng dahon. So, kailangan tanggalin mo muna yung dahon, i-delete mo muna yung dahon ng mga puputuling mong puno bago mo siya i-cut. So, within your reach, nahawak mo yung pangkat mo, within your reach, doon mo medyo tatagain na konti yung puno niya hanggang sa mabali. Hindi naman yung totaling mababali, kundi yuyuko siya at maaabot mo yung buwig ng saging. So that you can carefully maputol at makuha yung buwig ng saging na hindi nasisira. Kasi as much as possible po, ma'am, iniingatan namin talaga na as much as possible, walang gas-gas yung bawat inaani namin. Yes, sir.
Pagka yung sa board ba, ano yun? Mano-mano hawak yun? Oo, oh, mano-mano. Okay, hindi mano-mano siya sa lupa. Hindi mama na-train na po yung mga ano namin eh, mga cutters namin. So alam na po nila at ingat na sila, hindi na po yung sasahid sa lupa. So eventually ang sasahid doon yung pinaka baligtad. Di hawak mo yung dulo, di ba? Ang sasahid doon yung nandoon sa pinagputulan. So maia-avoid ang ano, maia-avoid ang aksidente at maa-avoid mo yung pagkasira ng produkto. Mm. Sir, ang inyo bang saging pare-pareho ng size? O meron pa rin small, medium, large? Ang nangyayari po sa amin ngayon dito, hindi po kami nagtetenor na gaya nung sa Davao. Ibig sabihin po noon, issue sinisegregate. May segregation po kasi sa Davao. Like meron silang RX na tinatawag, yung reject. Meron pong class C, class A, and B. Sa amin ho, hindi. Dahil nga po nandito lang kami, halos hawig-hawig na yung size ng nahaharvest namin. Ino-all-in po namin siya. Kaya tawag po namin all-in. So, kumbaga pakyawan ho. Kaya sinabing all-in. Opo. Sir, that I think we can tackle that sa pagdating sa marketing na po. Opo. Saan ang market nyo? Ang market po namin, yung pinaka-nearby palengke namin, of course. Siyempre, dito sa unang-unang malalapit na palengke, dito namin unang dinidistribute itong aming saging. Tsaka nung nalaman na po nilang may lakatan na rito sa Bataan, marami pong nagbubudega rito sa mga nearby market na natuwa. Kasi instead na babiyahe, kasi naman ma'am, magmula rito sa amin hanggang fair is most likely 4 to 5 hours including traffic. Mm-mm. And ang hirap pasukin din ng fair sa Manila. Pag pupasok po tayo ng fair, ang hirap pong pasukin nun. So ngayon, nung nalaman nila meron na kaming lakapan dito sa malapit sa kanila, dito na sila kumukuha. Sila na ho mismo ang pumupunta sa amin para bilhin yung saging namin. Ah, so hindi na kayo nagtatracking? Hindi na ho. For pick-up? Hindi na ho. Sila na ho mismo minsan ang pumipick up. Pwera na lang po yung mga small customers namin na talagang walang panghakot. Doon ho, sinusuportahan ho din po namin. Inahatid namin sa kanila yung saging nila. For example, na 200, 300 kilos, ganun. Okay lang naman po yun. Opo. Pero yung mga nag-hold po sa amin by ton is pumupunta po sila at hinahakot ng mga truck nila. So isang harvest lang ba kayo? Or depende sa order? Depende po sa order eh. Tsaka depende po dun sa naka-due namin, di ba? Na-discuss po natin yung mga taggings natin. So for example, kung meron po kami nakatag na 900 bunches, 900 bunches ng saging, kailangan ma-harvest namin lahat to within particular week dahil mahihinugan po kami sa puno pag hindi naman sila kinuha. And luckily, nauubos naman po na nasosold out naman po yun. So ito sa inyo advantage yung location at pagsugal nyo. Pagsugal nyo dito sa produkto na lakatan. Sa pamumuhunan, ang pinakakalaban lang po talaga namin is yung high risk is yung bagyo. Yes, opo. Sabi ko nga po, dalawang beses pa lang kami umaani, dinaanan na kami ng typhoon Ulysses. Talagang wipe out lahat. Mm-mm. Talagang wala akong natira nung bumagyo yung Ulysses. Paano ang ginawa nyo, sir, nung na-wipe out lahat? Kumuha ako ng courage sa mga tauhan ko. Kasi siyempre, nag-employ ako ng mga magsasaka rin sa community. Isa rin yan sa very purpose ko para nga makatulong din dun sa ating mga magsasaka dyan sa community namin dito. So sabi nila, sir, wag po kayong susuko. Wag po kayong gi-give up. Sabing ganun. Kami na lang po yung tignan nyo. Kasi dito rin po kami nagtatrabaho, sabi nila. So sila ang ginawa ko rin motivation tsaka inspiration dun sa nangyari na instead na sumuko ako, dinoble ko pa yung aking pinutap na capital sa pagsasaging namin. Tsaka sir, kwento nyo sa akin, ang conceptualization nyo is 2018, planting sa 2019. Yung time na yan ay papasok yung pandemic. Noho, nung end of 2019, nag-pandemic pa. Kaya
grabe. Parang napakalaking sugal tong ginawa niyo. Para di, ganun kalaki ang tiwala niyo sa lakatan. Siguro nasa mindset na lang din po kasi kung sabi ko nga kung magba-back out ako rito eh kapareho kasi kaming OFW ng misis ko. So alam niyo yon yung monthly income namin yun ang sinusuport namin dito sa project na to. Kaya sabi ko kung iba-back out namin ito lalong walang mangyayari, sabi kong ganun. So ituloy na lang natin siguro naman hindi naman taon-taon na ibabagyo rito sa area natin. Gaya ho ngayon na i-survive namin itong year na to. Hindi naman ho bumagin. Ang bagyo naman eh, kung iisipin mo, dadaan lang talaga yan kasama na sa buhay. Nasa atin na lang yan kung tayo magpapatuloy. Eh, sabi nga, kung wala kang tiyaga sa kasipag, eh, hindi ka pinaasenso. Kaya nga po. Kaya tiwala rin po sa mga una-una sa Panginoon Diyos. Nandiyan po lagi yung tiwala namin, yung pagdarasal namin, napagising namin umaga, nakatayo pa yung mga saging namin. Lalo na nagbabago na rin kasi ang panahon. Dati talaga hindi bumabagyo sa bandang Mindanao, pero ngayon tinatamaan na sila. There's a big climate change po talaga. Ngayon kaya nga, dati nga ho, dito sa amin, dito sa Bataan, wala man ditong ulan ng ano eh, ng March, February, March, April. Ngayon, umuulan din ho, paminsan-minsan. Opo. Kaya maganda rin na sa Luzon, eh, meron na tayong sariling produksyon ng saging. Kung meron mang tamaan sa Davao, eh, meron tayong mapagkukunan ng source dito sa Luzon. Correct po, ma'am. Correct po. Meron po tayong alternative dito at meron po tayong ibibigay din sa market sa mga consumers natin. At the same time, na-amaze nga ho sila dahil na maganda, makinis yung lakatan namin dito. Kasi nga ho, less ng gas-gas dahil malapit lang kasi itong farm namin sa karamihan ng market dito eh. Within 45 minutes sa Olonga po, within 20 minutes ideal dito sa Dinalupihan. Oh, ideal po ang location namin sa pagmamarket. Sir, punta naman tayo dito sa mga trivial questions, no? Ay, ito bang lakatan eh pwedeng gawing suka? Pwede ko buong tanungin yung aking technician. Dong, yung bang lakatan pwedeng gawing suka? Kami. O, pwede raw po. Pwede. Kami. Pwede ko ba ipakita tong aking technician? Sige po, opo. Kayo na pa natin siya napag-uusapan. Itanggal mo nga. Ito po. Ma'am, I'd like to introduce to you my technician po from Davao. His name is Francis Ryan Ramirez. Opo. Hi, Sir Francis. Sir Francis, kayo po ay galing ng Davao. Nung lumipat po kayo ng Bataan, malaki po bang adjustment para po sa pagtatanim ng lakatan? Apo ma'am, medyo malaki po yung adjustment ma'am. Lalo na po sa weather condition po dito ma'am, ibang-iba po doon sa amin sa Davao po ma'am. Mostly po doon ma'am sa amin, kahit summer po ma'am may ulan, dito po talagang hirap kami ma'am. Tuyot. Lalo na po kaya tag-tuyot po. So yun po ma'am, malaki po yung pag-adjustment ko po, lahat ng mga alam ko po doon, medyo mayroon akong binago po dito, ma'am. Apo. Sir, gano'ng katagal ka na nagtatanim ng itong mga lakatan? 5 years po, ma'am. 5 years? Eh, pero ito na yung talagang specialty mo. Apo, ma'am. Oh. So ngayon eh, maganda yata yung inaani. Parang maganda ang ani ni Sir Edwin dito sa kanyang plantation eh. Ito yung dahil sa'yo. Ito yung dahil sa yung mga adjustment galing doon sa mga natutunan mo sa Davao o in-apply naman natin dito apo, sa Bataan. Pero napagtatagumpayan naman at yun yung mahalaga. Yes po ma'am. Apo ma'am. Yes sir. Nakukuha naman po namin yung target namin ma'am eh. Na quality po ma'am. Hindi ka ba nahirapan kasi 20,000 na puno na yung hinahawakan mo? Hindi naman po masyado ma'am kasi meron po kaming mga kagaya ko po ng mga trabante na may mga malasakit din po sa ano ma'am sa farm na handang ayusin lahat ng kung anong may problema ma'am. Tulong-tulong po kami ma'am. So hindi po ako medyo nahihirapan ma'am. Importante din talaga yung tulong ng yung mga kasamahan sa pagsasaka, yung lalo na yung malasakit kasi iba doon ka trabaho lang eh walang pakialam doon sa bukit. Sa ito. Oo. Tama po yun sir. Ayan. Sige po, tawagin po natin si Sir Edwin para po sa ating pagtatapos. Hi ma'am, I'm back. Yes, sir.
Ang tanong ko kay Sir Francis eh, kung pinahihirapan niyo po ba siya? Joke lang. to be honest, hindi po eh. Wala naman po siya. Wala pong ano, major adjustment sa kanya. Parang sanay na rin naman makisama tong bata. Although he's very, very young, fine man. Sanay na rin po siya sa pakikisama, sa mga pakikihalubilo sa mga kapwa at sa tao. Opo. Siguro po maganda naging exposure niya sa Davao bago po siya pumunta rito. Yes po. At saka nakwento po sa amin ni Sir Francis na ang inyong mga kasamahan po dyan sa pagtatanim po ng lakatan, eh meron din talagang malasakit sa inyong farm. Mm-hmm. Sa akin na, importante po yun. Kasi merong iba talaga gumagawa lang para sa kita. Pero iba yung merong malasakit talaga sa farm. Well, hindi po naman natin maialis yung lahat sa ganun. Pero nasa tamang pakikipag-communicate puro po sa kanila at pakikisama. So, pagka ba tayo kumain ng sobrang lakatan? Ito'y trivial question. Masama ba to? Hindi naman po. Wala naman pong ano. Siguro, pakiramdam mo, mabubusog ka lang. Pero wala namang negative effect sa atin, no? Wala naman pong negative effect. Sabi nga po nila, maganda yung saging sa katawan dahil potassium ang dala nitong sa ating katawan. So, wala naman po. Siguro. Pero sabi nga po, di ba, laging do it moderately lang lagi. Hindi naman po siguro tatanggapin na sigmura nyo kung isang hands or isang piling ng saging ay consume mo in one sitting. Opo. Saka maraming nutrisyon ang nakukuha natin sa saging. Alam ko, lakatan din ang ginagamit para sa ketchup. Hindi po. I'm not sure. Pero pwede rin po sigurong gamitin ang lakatan sa ketchup. Pero ang ginagamit po is yung Cavendish, right? Cavendish po. Yung variety Cavendish. Ah, oo. Yun po yung ginagamit sa ketchup, siguro. Sabi sa inyo siya, nalilito pa rin ako eh. Kasi magkakasing haba sila, di ba yung lakatan sa parang Cavendish? Hindi po. Distinguish po yung lakatan. Nakita nyo naman po. Iba yung pagkadilaw niya. Yung dilaw, oo, yung kulay na dilaw. Iba po yung pagkadilaw niya. Para sa ating pagtatapos, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na katulad po ninyo ay parang napag-iisip na pumasok dito sa larangan ng paglalakatan? Well, kaya nga po nang nasabi ko sa inyo, isa po akong OFW, kami po ng asawa ko, at lahat naman po tayo darating sa period na nagre-retire na tayo or sinasawaan na tayo sa mga ginagawa natin sa mga day-to-day na ating pakikipagtrabaho, pakikipag-amuhan, at gusto naman natin na masolo natin yung time natin sa family at ganun. Sa amin po kasi mag-asawa, ito po yung nakita namin na gusto namin gawin, siguro lalo-lalo na ako, na very passionate po ako pagdating sa agriculture. Kasi natutuwa po ako dun sa itananim po at nakikita kong namunga. Ay, hindi lang siya basta namunga, kundi satisfied ka rin sa ginawa mong proseso hanggang sa mapabunga mo siya. At nakuha mo yung satisfaction mo dun sa ibinigay niya sa yung fruit. Sabi nga po, anong sabi niyo sa kasabihan na hindi mo itinanim ang buto ngayon, araw na to, at aanihin mo ang bunga niya bukas. No, wala pong ganun. Isa pa rin kung ano dyan, is yung paghihintay. Kailangan natin maghintay kung papasok tayo sa larangan ng ganitong negosyo. Kailangan mahaba yung PC natin sa paghihintay. Dahil doon po sa tamang panahon, aani tayo at makikita natin yung pinaghirapan natin. Opo. Yun po. Yun, tama. Sir, maraming salamat. Magkano na bang presyuhan ng saging na lakatan ngayon? Ang sa market po, sa retail nila sa market, is yung Class A na tinatawag, nasa 70, 80, 60 to 80 sa different markets po yan. Per kilo. Meron po kasing per kilo. Meron po kasing mga market na makikita mo sa medyo malayo na yung lugar. Siyempre, nag-a-add up po ng mga expenses yan. So, doon din po nila kukuhanin. So, yes, meron po. 80, may 80, may 70, may 60. So, yung sa'yo, mas mura. Doon po sa farm gate namin na presyo is medyo mababa po doon. Oo. Mm-hmm. Kasi binibigyan po namin ng siyempre pagkakataon po yung mga nagre-retail.
At hindi po namin sila pwedeng kumpetensyahin dahil sila rin po yung nagtitinda ng saging. Oo. Namin. Yeah. Mm, ganun po. Mm. Sir Edwin, maraming salamat po. Aha, maraming salamat din po sa oras nyo at masaya po kami ni Francis. Kami po ang napili nyo ngayon dito para makausap nyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Opo, at kami din po ay masaya na nakasama po namin kayo. At lalo na po ngayon na nalaman ko na meron palang saging na lakatan dyan sa Bataan. Ngayon lang po ako nakarinig. At ito nga, nakakwentuhan pa tayo, nakakatuwa. Aha. Isa na naman pong kaalaman ng ating natutunan tungkol nga po sa lakatan na saging na dapat po ay merong good ground circulation upang maging healthy ang pagtubo nito at makaanit tayo ng 7 to 8 months. Akalain mo meron lakatan plantation sa Bataan? Yan nga po ang ating natutunan sa araw na ito. Ito po ang Agriya Hujan.